Alright! Good morning, Pilipinas! And good morning, world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating multi-programa, thank you so much! Ang mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagapagbalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo nga na doon galing sa mga DBS na mga saltik pagkakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkakayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos May Session sa katagal ang pagkakabayan, akala mga paninira ay patutuyan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start, mga kababayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan ang nanguna po sa Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 60 na mga comments. Nandiyan po si Demi Hasigawa. Meron siyang 42 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 21 na mga comments. Nandiyan po si Dandy Cano. Meron siyang 14 na mga comments. And Nor Hagan, meron siyang 12 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ting channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi na pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also, mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Ilyasar Tony Hinovi, nandyan po si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin, mga kababayan, ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Juicy Kasupang, nagbigay sa atin ng 5 pounds. Thank you so much. And also, thank you so much kay Ma'am Carclia, nagbigay sa atin ng 20 US dollars. Thank you so much. And also, syempre, i-greet natin ng happy birthday si Janice Ann Estamisin na nandyan sa Calgary, Canada. Greetings are from Shannon Reyes na nandyan sa Muntin, Lupa City. And also, i-greet natin ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ng araw. Happy, happy birthday! So, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa mag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Jean Medina, Lynn Gonzalez, Rose Guevara, Nonay Florin Hills, Mamandawi, City of Cebu. Kasama rin po natin si Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Arthur Dalai from Saudi Arabia. Hi to Maria Cristina Ifmanimbao, Sarah Bertman Blag, Nida Rodilla, Jocelyn Belmes. Nandiyan rin po si Manuel Balinget, Susan Reyes, Kinichi Matsui from Japan. Nandiyan rin po si Rinaldo Galang, and hi to Jenny Howard from Texas, USA. Okay, so kumusta ang lahat, mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm humming po na sana magandang ating gising umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry! Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At siyempre, mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay! Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So, mga kababayan ko, weather update muna tayo, no? Ito po ating forecast.
forecast si Sir Ivan. Actually, ang data makahabayan, siyempre, as usual, doon po galing sa ahensya natin po sa Pag-asa. So, merong hindi maganda na balita makahabayan. Di ba alam na ho natin na yung pong LPA, yung low pressure area the other day na binalita po ng Pag-asa makahabayan. So, nakikita na ho natin dito kung saan ito tutungo or patungo makahabayan. So, possibly, ayon po sa data ng Pag-asa, tatama ho ito doon sa upper area ng Luzon, makahabayan. Which is a little bit good news sa makahabayan kasi nga hindi talaga dadaan directly sa Pilipinas, kundi meron lang kunting pingis, makahabayan. So, that is a good news. So, ipagpareho natin na hindi na po yan mangyayari, makahabayan. Sana iba po ng direction kasi nga nakita, di ba, kitang-kita natin sa mga balita, sa mga videos, report from the mainstream media na hindi pa rin po nakaka-recover yung mga lugar na natamaan po ng bagyong Christine at saka ng bagyo pong Leon, makahabayan. Tsaka meron pang papasok na bago. So mag-pray ho tayo na hindi po tatama at saka mag-iba po ng direction, makahabayan. So babalikan lang po natin. Kasi nga naalala natin, di ba, meron po tayong napag-usapan kahapon yung pong isang director, makahabayan, isang film director, yung pong si John Paul Laksamana yata siya, na gusto niya, makahabayan, hindi daw ibabalita yung LPA na papasok na sa PAR or under na po sa Philippine Area Responsibility, hindi daw dapat ito ibabalita, makahabayan. Kasi sabi niya, makahabayan, hindi daw dapat yan ibabalita kasi daw makakaroon dito ng confusion or makakatense dito ang taong bayan. Di ba yan po ang kanyang gusto, makahabayan? Siyempre, yan kasi ang style po ng mga DDS, mga tanga talaga, makahabayan. Diba? Nakita ko nga doon sa mga comment din yun sa ating last vlog na talaga pong kinoyog, ito pong si Laksamana. Director pa naman, makahabayan, tanga talaga eh. Basta DDS, no? Tanga talaga, makahabayan. Ang purpose kasi dito, kung bakit yan ibinabalita kagad po ng Pag-asa at saka ng mainstream media, makahabayan, to promote awareness. Para po kasi yan, makapag-ready kaagad yung mga LGUs natin, ate pong gobyerno, at ate rin po mga kababayan, kung saan makikita doon sa map na saan ito dadaan po yung LPA or yung bagyo na, makahabayan, para sila po makapaghanda. Pero yung director na yon, ayaw niyang ibabalita para daw hindi magkaka-stress at hindi raw magkakaroon dito ng confusion yung mga tao, makahabayan. Diba? Tingnan nyo nangyari doon sa Spain, makahabayan. Diba, very devastated talaga? Kasi ang Spain, kasi according doon sa balita, makahabayan, for decades yata sinabi nila, for 4 decades or 40 years, makahabayan, hindi daw nangyari ang ganun na klase na flooding or na bagyo, makahabayan. Diba, hindi sila nakapaghanda kasi pag-aakala nila yung Spain, which is actually nakita natin yung makahabayan, yung lugar na yan, ang Spain, sa according po sa estado ng kanilang ekonomiya, sila talaga po ay nakakaangat verso sa Pilipinas, makahabayan. Inaasahan ba nila na mangyari yun? Diba, grabe talaga, makahabayan, ang nangyari, flash flooding doon mismo po sa kanilang syudad na kung saan in just 2 hours, makahabayan, ang dami pong namatay. If I'm not mistaken, sa number 90 yata yon ang sinabi po sa balita. Diba, 90 lahat ang namatay in just almost 2 hours, makahabayan. Kasi nga grabe yung flooding doon, so hindi sila nakapaghanda kasi pag-akala nila hindi matatamaan ang kanilang lugar, makahabayan. Yung ilang oras lang po na bumagsak yung ulan, makahabayan, equivalent ho yan sa isang taon po na normal na ulan, makahabayan. So grabe ang nangyari doon sa Spain. Kasi nga alam ho natin, kapag kasi yung atin na pong Panginoon ang maniningil, makahabayan, ang atin pong kalikasan ang maniningil, wala tayong magawa dyan. Ilang beses ho yan sinabi po ni BBM na yung mga nangyaring bagyo diyan po sa Pilipinas at saka medyo unusual po nangyari na bagyo, makahabayan, hindi po ito natin naranasan po noon. Kaya nga sinasabi ni PBM dahil ito sa climate change. Pero kapag mayroong nangyari na bagyo diyan sa Pilipinas at saka grabe po yung baha, makahabayan, hinahanapan kaagad si PBM na saan daw yung flood control. Pero at least nangyari po yung baha, makahabayan. Bakit? Napag-alaman ho natin na walang bakal, makahabayan. At saka yung flood control na yan po ay ginawa sa panahon pa po ni Digong.
Diba? Ganon talaga po kurakot yung panahon po ni Digong, makahabayan. Ang dami na mga proyekto nagawa, ang dami ng proyekto, back-to-back daw nangyari, makahabayan, sa mga infrastructure na mga projects ni Digong. Pero hindi naman ganon kapulido paggawa, makahabayan. Tingnan nyo, ang flood control project ni Digong, walang bakal, nasira kagal, makahabayan. Diba? So asano natin? Kaya nga nakikita na po ni PUM yung mga weakness natin, yung weakness po ng Pilipinas, makahabayan, in terms po sa mga projects. So after how many months, kung meron na pong project ang Marcos admin na flood control, hindi nila yan gagayahin, makahabayan. Kasi nakita na ho yan ni PUM na hindi pupulido at saka hindi talaga garantisado ang quality ginawa ng project from the previous admin, makahabayan. Diba? So anyways, forward tayo. I think some of you, nakita nyo na po yung merong interview itong ginawa sila si Baste Duterte doon po sa kanyang account, makahabayan. Sino man nakita noon? Diba nandun po si Joy De Vera, Joy De Viber, makahabayan, nandun po si Baste, at saka merong dalawa doon na mga gonggong na yung mga abubot, makahabayan. Abubot talaga eh. Bakit abubot si Ivan? Well, hindi ko kasi kilala yung dalawa na yun eh. Parang nakiki-join lang, makahabayan, para po sila makilala. At saka yung isang tao na yun, tinawag po na Justice, pero hindi ko siya kilala, makahabayan. Ang isa naman, yun po ay vlogger. Pero ang kilala ko doon, makahabayan, yun lang po si Joy De Vera at saka itong si Baste Duterte. Ang kanilang interview doon po kay Baste, makahabayan, umabot ho yun ng almost 2 hours. At talaga pong pinagtsagaan ho yun ni Sir Ivan na pinakinggan lahat po ng buo yung interview ni Baste Duterte. Kasi nga, gusto kong marinig, makahabayan, kung ano ba doon yung kanilang mga pinag-uusapan. Well, actually, yung unang part doon, prenumote lang po ni Baste, pinagyayabang niya yung nagawa nila dyan sa Davao City. Actually, naungutsa sila, makahabayan, ang the whole almost 2 hours nila na programa na yon ni Baste Duterte, puro lang pangungutya, makahabayan, at saka ng asar lang, at saka kinukutya nila yung programa po ng ibang mga ahensya ng ating gobyerno versus sa Davao City. Diba, Prof. Amrong? Sino man nakita doon sa kanilang interview, makahabayan? Diba, nang una talagang, at saka the whole part talaga, puro ho yun pangungutya lang sa gobyerno natin. At merong part doon, makahabayan, na talaga pong gumanon ang tinga ko. Bakit, Sir Ivan? Tinitiran lang kasi si PBM and also si Apolacay, tinira, makahabayan. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero doon muna tayo po sa first part nila, sa first 1 hour and 10 minutes yata yon. Kasi nga nagyabang sila na ang Davao daw, na maganda daw mga servisyo yung ibinigay nila doon in terms daw doon sa response nila na yung 911, makahabayan. Diba yung Davao 911? So ang ginamit daw nila doon na mga ambulansya, daw, makahabayan, yung mga high-end at saka yung mga one-of-a-kind daw na mga ambulansya, hindi basta-basta. Unlike daw sa ibang mga syudad, makahabayan, some part of the Philippines na hindi daw maganda ang ambulansyang ginagamit sa doon po sa mga LGUSO natin. Diba nagyabang sila, gunggong talaga eh. At saka meron po sila na pag-usapan ng makahabayan before na pumunta doon sa napag-usapan na po nila yung survey rating na ilabas po ng Okta Research. Kasi nga, isa rin po sa napag-usapan doon, nagyabang sila na ang Davao na, makahabayan, is the safest city. Diba yan po laging sinasabi po ng mga DDS? Kahit saan kayo magpumunta po ng mga account, mga vlogger, diba laging lang pinagyayabang na ang Davao na, makahabayan, safest city sa Southeast Asia. Well, actually, totoo yan, makahabayan. Kasi nakita ko yan sa Google, talagang niresearch ko yan sa Google, makahabayan, na kung saan ang safest city sa Southeast Asia, isa yung una is yung Chiang Mai, and the second po is Davao City, makahabayan. Actually, totoo ka lang sinabi na safest city, nasama po sa safest city sa Southeast Asia, yung Davao City, makahabayan. Pero alam mo natin, ang may pinakamarami rin po na mga addict, mga drug lords, nandiyan rin po sa Davao City, makahabayan. Diba? Correct if I'm wrong. Diba, Baste? Nandiyan po sa Davao yung safest city na taguan po ng mga fugitive, makahabayan, na mga wanted sa ating gobyerno. Yung mga nagtatago po sa ating batas, nandiyan po nagtatago sa Davao City. Kasi nga, safest place ang Davao City, makahabayan. And also, meron po silang pag-iabang doon na a second po na, makahabayan.
Second rin daw ang Davao City sa pinaka-cleanest city, mga kaabayan, sa Southeast Asia. Question natin, agree ba kayo doon, mga kaabayan? Agree ba kayo sa sinabi po nila ni Baste, nila Joy De Vera, at sa yung mga DDS na cleanest city daw ang Davao City? Well, actually, nagpuposo yan ang mga DDS, mga kaabayan. At saka, partida, mga DDS, partida, ipapakita ko sa inyo ang pinos po ng DDS. Alam nyo, mga kaabayan, tanga talaga yung mga DDS. Baka si Ivan, nagpost sila, ni-research nila sa Google, sabi dito na cleanest city in Southeast Asia 2024, nandun nakalagay po yung Davao City, mga kaabayan. Sabi dito sa Google, according daw sa Google, makaabayan, Davao City ranked as the second cleanest city in Southeast Asia. 2024, mid-year Nompio Pollution Index Rankings Revealed. The city recorded a pollution index score of 55.6, trailing just Singapore, which scored 32.5, daw makaabayan. So according ho yan sa ano sa Google. So ngayon, ano bala? Nagbe-base pala dito po sa pollution, makaabayan, according daw sa index ng pollution, kung bakit nila masasabi at meron pong ranking ang cleanest city, makaabayan, according pala yan sa air, sa hangin ho natin, na hindi po ganun kadami yung pollution, makaabayan. Di ba nakita ho natin yan? Di ba yan po yung furniture sa ating government doon sa PTB na meron pong dumating sa Pilipinas from US, pero saan ginagamit po na device yan sa ganun-ganun yung kalaki o ganun po yung kahapa o ganun kalaki napabilog, makaabayan, doon ipapasok po yung hangin. At saka doon po minimeasure yung hangin kung polluted ba ang lugar na yan or hindi. With the help sa siyensya po ng US, makaabayan. So yan po ang ginamit doon po sa Davao City. Ngayon, so tinignan ko sa baba, mga kaabayan, partida, mga DDS, anong post niyan, mismong DDS. Kung pupuntahan natin po sa baba, ito talaga, mga DDS, mga kaabayan, hindi sila ganun talaga pulido mag-check po ng mga datas or mga information. Baka si Ivan, tingnan nyo sa baba. Diba, basahin natin, people also asked, Which city in Southeast Asia has the cleanest air? Merong answer dyan, makaabayan. Meanwhile, Mamuju, Indonesia led Southeast Asia with the lowest average of PM2.5. Hindi ko alam paano basahin niya, makaabayan, ang numero na yan. Hindi naman kasi ano, geographical ba? Or ang tawag po na profession niya, makaabayan? Sorry. Basta merong number na yan, pie na yan. Then, ang pinakauna po sa Southeast Asia, ang number one ng cleanest air, Mamuju, Indonesia, makaabayan. And next, followed by Kupang, Indonesia. At third, Bungawan, Malaysia, makaabayan. Oh, anong nangyari sa Ivan? Bakit iba ang binasa mo? Eh kasi, ang ipinakita po na data ng mga DDS, makaabayan, yung report lang po ng taga Mindanao, yung report lang po ng Davao City, makaabayan. Tingnan nyo sa baba. Second cleanest, Mindanao Times. Saan bang balita na yan? Sa Mindanao, makaabayan. Only in Mindanao lang. Talagang self-serving ang ginawa, makaabayan. Parang inangat lang po kanilang bangko. Para meron silang pang-asar sa iba po ng mga LGUs, makaabayan. Sa Marcos government, sa Marcos administration at KPBM. So gumawa lang po ng balita, sila-sila po lang nakakalam, makaabayan. Hindi ho yan worldwide. Kasi ang worldwide po na data ang ginagamit, at saka ang dapat tingnan natin, yang pong sa baba, makaabayan. Ang pinakauna, Mamuju, Indonesia. Second is Kupang, Indonesia. And third is Bungawan, Malaysia, makaabayan. Sila po yung top 3 ang merong pinaka-cleanest air sa Southeast Asia, makaabayan. Sana kuhan data na yan. Diba, gunggong talaga eh. Diba, mga sinungaling talaga eh. Buti na lang nakita ni Sir Ivan, makaabayan. Eh siyempre ganun talaga ang mga pro admin. Dapat mapagmasid tayo, makaabayan. Hindi dapat tayo na po kapag mayroon pong report na ibabalita yung DDS, well, magdududa talaga tayo kaganyan, makaabayan, kasi nga DDS eh. 'Di ba? Saka self-serving ang ginagawa. Tas proud na proud pa nga si Joy, makaabayan. Proud na proud pa nga itong si Basti Duterte. Talagang inaasar nila si PMA. So anyways, before tayo magpupunta doon sa ano, sa iba pang mga napag-usapan ni Basti, makaabayan, well, syempre, dito muna tayo po sa balita ng ating gobyerno at kay PBM. For more details, let's watch this.
Inilatag ng isang grupo ang 50% ng scholarship program para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFWs. Yan ang sentro ng balita ni Bien Manalo. Sani puwersa ang One Filipinos Worldwide Party List at University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus sa pagbibigay ng 50% scholarship sa graduate school level para sa mga overseas Filipino worker at miyembro ng kanilang pamilya. Layo nito na mas hubugin ang kanilang kakayahan at kasanayan tungo sa pagiging globally competitive. Once you finish the masteral, you can go and apply for any job na mas sigurado tayo na malaki ang magiging salary nyo at remuneration ninyo dahil malaki po ang magiging sweldo ninyo. Bahagi ito ng selebrasyon ng 50th anibersaryo ng eskwelahan. Ilan sa graduate school programs na maaring pasukan ng mga scholar beneficiary ay related sa education, business, nursing at public administration. We are celebrating our 50th golden anniversary, and this is our way of giving back to society. Commitment to empower the resilient and remarkable overseas Filipino workers. School, we will do whatever we can to support your OFW movement. Bukas ang programa para sa lahat ng mga OFW na nais mag-avail ng scholarship. Magkakaroon muna ng orientation ngayong buwan o sa susunod na buwan bago magsimula ang programa sa susunod na taon. At tayo po ay nakakasigurado na kayo po ay mas i-improve po ang inyo pong kabuhayan after your masteral. Makakatulong po kayo sa inyong mga pamilya. Kinakailangang officially endorsed ng OFW Party List at Department of Migrant Workers ang mga scholar beneficiaries. Ilan sa mga requirement na mga nais mag-apply sa scholarship ay dapat may OFW Party List Membership Card, nakatapos ng anumang bachelor's degree mula sa reputable institutions na kinikilala ng Commission on Higher Education, official diploma, transcript of record, at dapat nakapasa sa UPHSD entrance exam. Maaring ipasa ng personal ang inyong mga requirement sa tanggapan ng OFW Party List sa Parañaque City. Umabot na sa mahigit 2 milyong pamilya o halos 8 milyong individual ang naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Tuloy-tuloy naman ang paghatid ng tulong ng pamahalaan na nakapagpamahagi na ng higit 1 bilyong pisong halaga ng tulong. Yan ang sentro ng balita ni Bien Manalo. Kasunod ng pananalasa ng bagyong Christine at bagyong Leon noong nakaraang linggo, partikular na sa Calabarzon, Bicol Region at Extreme Northern Luzon, maraming infrastruktura at kabuhayan ang nasira at maraming buhay din ang nawala. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pumalo na sa mahigit 2 milyong pamilya o katumbas ng mahigit 8 milyong individual ang lubhang naapektuhan ng bagyo. 150 individual ang naiulat na nasawi. Higit 130 ang lubhang nasugatan, habang 20 pa ang nawawala. Mahigit 200 bayan at munisipalidad sa bansa ang isinailalim sa state of calamity. Mahigit 30 ang naitalang pagguho ng lupa. 7 maritime incidents, habang higit 100 lugar pa rin ang lubog sa baha. Maraming kalsada at tulay ang hindi pa rin madaanan, partikular na sa Calabarzon. Ilang pantalan at paliparan din ang non-operational hanggang sa ngayon. At ilang bayan at munisipalidad pa rin ang walang supply ng kuryente at tubig at patuloy na nakararanas ng problema sa komunikasyon. Pero bago pa man humagupit ang bagyong Christine at bagyong Leon, mahigit 40,000 pamilya o katumbas ng mahigit 160,000 individual ang nauna ng inilikas. Sumipa na sa mahigit 5 bilyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura, habang mahigit 7 bilyong piso naman sa sektor ng infrastruktura, at halos 200,000 bahay ang napinsala. Aabot naman sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng food and non-food items ang naihatid na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Office of Civil Defense, mga lokal na pamahalaan at mga NGO. Maging ang ilang kalapitbansa ay nagpaabot na rin ng tulong. Sa kasalukuyan, ongoing pa din naman po yung isinasagawa nating disaster response operations na kung saan tayo ay nag-augment ng mga resources ng mga local government units.
Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang clearing operations, declogging at paglilinis ng mga drainage at pagsasaayos ng mga nasirang kalsada. Puspusan din ang paghatid ng ayuda ng pamahalaan, partikular na sa Bicol at Calabarzon. Okay, speaking of bagyo mga kaabayan, so para po sa seguridad po ng mga mamamayang Pilipino, para po hindi may puktuhan yung mga nasalanta po ng bagyo mga kaabayan, or para po maiwasan yung casualty kapag darating po yung bagyo mga kaabayan, kasi nga di ba alam po natin, talagang open air o napaka open road talaga yung Pilipinas pagdating po sa bagyo mga kaabayan. Always talagang madadaan po yung Pilipinas. So, di ba, every year, ilang bagyo pong dumadaan po sa Pilipinas. So, naisip po ng ating gobyerno, naisip po ng ating mga mababatas, how about gagawa tayo ng batas para po sa kaligtasan po ng mga mayang Pilipino po kabayan in terms po dito po sa bagyo. So, merong ginawa na ano na batas, ang pangalan makabayan, ang pangalan po ng ano ng batas na yan or bill na yan is a proposed Ligtas Pinoy Centers Act. Ligtas Pinoy Centers Act, makabayan. At saka yan po ay malapit na pong pipirmahan po ni BBM. At very confident si Speaker Martin Waldes na yan po ay pipirmahan ni BBM. Kasi alam po ni PBM makabayan na yan po ay napaka-importante. Which is ang ibig sabihin makabayan ng bill na yan na kapag yan po ay magiging batas na ay gagawa po ng ating gobyerno, gagawa sila po ng mga evacuation center kung saan doon ilalagay sa mga safest area makabayan na hindi po maabot ng mga baha. So yan po ang gagawin o yan po ang purpose ng bill na yan kapag yan po ay magiging batas na makabayan. So dito po sa balita, ay pakita ko lang sa inyo, dito po sa balita Impact Leadership, sabi dito, the Ligtas Pinoy Centers Act represents our commitment to safeguarding every Filipino in times of crisis, ensuring that each city and municipality will have a secure, fully equipped center to shelter and support evacuees. Each center will be a stronghold where communities can find safety, comfort, and the essentials they need during an emergency. These centers are more than buildings. They are our nation's promise to leave no Filipino unprotected. So ito ay parang ano, building makaabayan. So ito po yung gagawin po na evacuation center kapag mayroong sakuna. Okay? So alam nyo ba makabayan na nag-disagree dyan at saka nag-vote po ng no itong si Pulong Duterte? Gonggong talaga eh. Sa dinabidami po ng mga mababatas makabayan, included po doon sa Kamara at saka sa Senado, ang nag-vote lang ng no dyan, ito po si Pulong Duterte. Gonggong talaga eh. Ayaw niya na magiging safe po yung mamayang Pilipino makabayan. Diba? Ayaw na ayaw niya. Dito po sa balita, Pulong cast Seoul no vote against proposed Ligtas Pinoy Centers Act makabayan. So siya lang po dito ang nag-vote po ng no sa bill na yung makabayan. Kasi nga nakikita niya, yan po ay suportado ni Speaker Martin Waldes. Well, alam mo natin kung gaano siya dito kagalit po kay Speaker Martin Waldes na kahit yung bill na yan ay malaking tulong ho yan sa ating mamayang Pilipino makabayan. Hindi niya iniisip dito ang kapakanan ng mga Pilipino. So dito no, nakikita ho natin kung saan talaga siya dito po nagtatrabaho makabayan. Nagtatrabaho lang po itong si Pulong doon lang po sa kanilang kaalyado. Diba? Kung saan makakabenepisyo dito ang kanilang personal na interest makabayan. Doon lang po siya nagtatrabaho. Pero sa ano sa lahat sa panglahatan na po makabayan, sa lahat po ng mga Pilipino, hindi ito nagtatrabaho. Kundi itong si Pulong, ang kanyang pagiging congressman, doon lang po sa kanyang mga kaalyado makabayan. So yan pong tao na ganyan, hindi talaga dapat po mamono or makahawak ng posisyon dyan sa gobyerno natin. Kasi hindi talaga siya po dito maganda or hindi po maganda na role model makabayan. Kasi tingnan nyo, yung bill na yan, nakatulong po sa mga Pilipino, pero inayawan niya makabayan. Nag-vote siya ng no. Pero ang hindi niya ilalam na yan pala ang principal author niya makabayan at saka yung co-sponsor niyan ng bill na yan ay si Bongo.
Totoo ba yan, Sir Ivan? Si Bunggo? Yes, si Bunggo Makahabayan. Actually, nireses ko yan. Nagulat nga ako eh. Nagulat Makahabayan. Si Bunggo pala. Tapos dito po sa balita, under po dyan sa website po ng Senate of the Philippines Makahabayan sa 19th Congress, promoting safety and dignity of evacuees through mandatory evacuation centers, Bunggo lauds Senate approval of Ligtas Pinoy Centers Act. So dito po sa baba Makahabayan, Senator Christopher Bunggo, principal author and co-sponsor of the bill, expressed gratitude to his colleagues, particularly Senate President Pro Tempore Jinggoy Sada as principal sponsor for prioritizing the measure. So si Bunggo po yung principal utol ni Makahabayan. Kahit nakalyado niya si Bunggo, at saka siya rin po yung principal author doon sa Senado Makahabayan, sa batas na yan or sa bill na yan, well, talaga pong tinabla niya. Tinabla niya Makahabayan. Bakit? Kasi ma-pride itong si Pulong. Ganon po ang mga Duterte Makahabayan. Ma-pride kasi itong si Pulong kasi nga itong bill na to, binakapan kasi ni Speaker Martin Valdez. Ang ibig sabihin, klarong-klaro na ho yan na yan po ay pipirmahan ni PBM. Kasi nakita rin po ni PBM na yan po ay napaka-importante na project Makahabayan. Diba talagang sakim eh. Talaga pong ano, talagang hindi siya nag-iisip po sa pangkalahat na Makahabayan. Gunggong talaga eh. Yan ganyang klase po ng mga tao, talaga pong dapat yan po ay pipitikin at kukurutin po yung gunggong na yan. Diba? Dapat i-cancel yan eh. Dapat impes yan si Pulong eh, gunggong talaga eh. So anyways, for tayo, doon po, pag-usapan na po natin Makahabayan, yung interview ni Basit Duterte doon po sa kanyang Facebook account, which is sila po ay naungutsa dito, nang-aasar at saka inapakan po pagkatao ni PBM, kasi nga napag-usapan na po doon Makahabayan yung tungkol po sa survey rating inalabas po ng OCTA, yung trust rating approval at saka yung trust rating at saka yung approval rating po ni PBM, which is hindi na matanggap na yun po ay tumaas Makahabayan. At saka kay Sara Duterte bumulusok po pababa. Kaya sila dito po ay nangungutya, nang asar at saka nang alipusta po ng mga tao Makahabayan. But for that, usapan natin. Nandyan po si Elaine Navarro, Heights of VUT, Susan Unarse, kasama rin po natin si Valentino Quismondo, Gloria Marquez, Euphemia. Nandyan rin po si Emmy Mapalad, Chit Salabet, Wellu Castillo, Heights of Bong Padilla, Bibot Fernandez, Melanie Enriquez. Nandiyan na po si Ramonita Verdogo, Asper Nito, Velia Bautista, and Heights of Rolando Ulay Diaz Agpawa. Okay, so ipakita ko sa inyo Makahabayan ang interview po ni Basti Duterte. Then, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano ang inyong napapansin. For more details, let's watch this. Sinasadya ba talaga nila para sumakit yung ulo natin? Grabe. So, sobrang ano nga yun, sobrang, sabi ko nga, yung drug test. Scammer talaga na. yung drug test ng Pangulo, parang ano na lang siya yung, pag nag-drug test ka, pagkatapos, positive. Ah, okay, kaya naman pala balibalintong yung mga policies mo, ganyan. Nag-drug test siya, naging negative. Natural mo yung pagiging bangag. Diba? Yun na lang yung option na yun eh. Diba? I mean, wala na masyadong meaning sa akin yung kung adik ko yung presidente. Alam mo, tingin ko hindi niya alam to mga to. Niya, wala siyang pake talaga. Well, ba't di niya inaalam? Diba? Hindi, wala na siyang pake alam eh. Wala talaga eh. Tingin mo, nung nagbagyo, gumamot lang sa ulo, gagawin natin? Sa dami lang pa naman ang pwede mo sabihin, kahit magsinungaling ka na lang, kailangan tayong babangon, alam mo yun, mga shit na sinasabi talaga ng mga politician. Ba't di nila talaga sinabi yung mga gano'n? Magsinungaling ka na lang. Ba't ka pa talaga kumamot sa ulo at sasabihin mo sa harap na camera na anong gagawin natin? Di ba? Kaya niyo yan. Kailangan magtulungan. Dami mo pa yung sabihin. As a politician. Kasi hindi sa sinungaling. Hindi sa sinungaling. It's not a shit of his incompetence. Okay. Sige. Yung mayor, yung looking so defeated in front of question, yes. In front of your kababayan na binabagyo, binabahan. Di ba? Pagkatapos yung itsura mo, parang tapos defeated ka. Tapos Joey, tapos after a while, may ano na, Senate hearing, tapos nanalo pa sa PRD doon. Di ba? Tapos tumaas pa yung rating down niya ngayon. Walang isa niya. Di ba? Kada may
trahedya. Kada may pangit na mangyayari sa bansa, tataas rating niya. Tataas rating niya. Sana naging, sana ako rin. Kasi sisirain ko na lang tong lugar ko, tapos tataas lang ng rating ko. Pero ganun lang pala kadali. Di ba? Di ba? Tatakbo ako nakahubad dyan sa daan nga. Na, di tataas rating ko niyan. Yun pala ang susi para diba? Sa mataas na rating. Bigyan ko ng kapital yung mga drug pusher. O, tataas rating ko niyan. To. Yung kakalabas lang nung sinabi na maybe I was deceived. Tapos sunod-sunod, boom. Ina mo, ayan, karma ka. Ikaw pa talaga yung naloko. Pati ba naman yung pagsisinungaling na gagawin pa niya yun? Di ba na parang sub, na parang gagamitin niya as sinungaling niya? Parang ipapatong niya pa yun? Kaya sabi tong tao na to? Kakaiba. Yun iba talaga. Yun talaga epekto pag anak ka ng diktador, siguro. So pag may mga ano tayo, mga politiko na tatakbo na anak ng diktador na ano may na lumagpas sa mga term nila, wag na. Iwasan na natin. May ano no, may kapansanan. May kapansanan talaga. Wala, no offense din sa mga. I mean, walang empathy, walang, 'di ba? Yung merong lack of empathy, merong yung pagiging disconnected. Yes, disconnected, detached sa reality. Detached, diba? Walang but, yung LP to, ba't? Ay, sabagay, nasa kanila eh. Kasi yung goal kasi ng LP, bago nila tirahin si Marcos, kailangan ma, di ba, malaglag muna nila yung Duterte. Sabagay, tama rin naman. Yun yung magandang game na. So, di ba? You have the picture, mga kabayan. Kung ano lang po yung point doon, purpose lang po ng interview nila kay Basti Duterte. Puro lang panglalait, puro lang paungot siya, nang apa po ng pagkatao makabayan at walang ginagawa doon, puro lang talaga po paghahambog. Puro lang pamuyabang makabayan, okay? So unahan mo natin po yung last na sinabi po ni Joy De Vera. Sino naman, sino si Ivan? Yung babae na walang ligo. Yung babae po na hindi po naliligo makabayan, si Joy De Vera. Sabi niya, meron ng kapansanan si PBM. Sabi niya, para daw meron kapansanan. Sino dito ang may kapansanan, tingnan makabayan? Si Digong plus Sara versus PBM. Sige nga, comment dyan sa baba. Sino ang mas merong, may, nakita natin dito na may kapansanan? Si Sara plus Digong versus kay PBM. Diba? Ganon ba si PBM katulad sa kanilang makabayan? Lagi pong nalalait, lagi pong nagmumura, at kapag nagagalit, lagi pong namumura ang makabayan. At saka dito naghahanap sila po ng ano, nang naniningil na sila ng utang na loob daw kay PBM sa mga Marcos. At saka yan ba ay matino na tao na sinasabihan mo yung presidente ho natin na puputulan po ng ulo makabayan? Normal ba sa isang leader na humawak po ng second highest position sa ating Pilipinas na ho kain niya ang isang patay, si Apolacay, at saka itatapon niya sa West Philippines si makabayan? Sa tingin niyo ba walang ano, walang problema doon si Sara Duterte? Diba makabayan? Tapos sinasabi nila para dang ano, meron dang problema makabayan. Gunggong talaga eh. So anyways, forward po tayo. Sinabi lang po doon mismo ni Basti Duterte ang, diba kinuwestiyon niya ang leadership style po ni BBM during po sa sakon ng makabayan. Kasi nga ang point niya doon, yung tungkol po doon sa, ano, sa situation briefing na namukha daw ditong tanga si PBM, mukha dang defeated po in front po sa kanya mga kabinete. Kasi nga nagkamot ulo, tinanong niya yung kanya po mga kabinete ng makabayan kung ano daw ang gagawin. Kung ano daw yung gagawin makabayan. Tapos dahil daw sa ginawa doon ano, ni PBM, hindi daw siya nagsinungaling. Diba sabi niya na kahit naman lang daw para hindi ka magmukhang tanga sa in front mo sa mga kabunite mo, dapat magsinungaling ka na lang, na paasahin mo. Diba sabi niya makaabayan, bakit nasabi niya na basti? Kasi gawain nila yan ang magsinungaling makaabayan. Gusto nila kasi si PBM na magsinungaling in front po sa mga kabinete. Pero hindi po ganun si PBM. Ang gusto niya, merong transparency makaabayan. Napaka-humble kasi ni PBM. Marunong kasi siyang makinig po sa mga idea, sa mga opinion po ng ibang tao makaabayan. At lalo-lalo na galing po sa kanyang mga sekretaris. Diba? Napakalayo talaga. Tapos sabi pa niya, yan siguro ang epekto kapag anak daw ng isang diktador makabayan. Well, basti, pipiliin ko na lang po yung anak na diktador kaysa anak po ng mamatay tao. Diba? Correct, I'm wrong.
Kasi yung mamatay tao, napakasinungaling. Yung ano, yung anak po ng mamatay tao, napakahilig po. Napakahilig po mambudon, makabayan. At napakahilig po manglait. Napakahilig po magmura. Ganun ba ang Marcos? Diba napakalayo, makabayan? Gunggong talaga eh. Ang utang ni Basti, ganito talaga eh. Napakalayo, makabayan. Sasampalin natin sila ng katotohanan. Siyempre, may pangriba tayo dyan, mga kabayan. Okay, so dun kasi sa style ni PBM, alam ho natin. Si PBM, ang kanyang karakter, ang kanyang attitude, meron talaga po siyang ano, makabayan. Napaka-humble niya at saka meron siyang humility sa ano, sa mga tao. At saka ipakita natin sa kanila kung paano ba or ano ba ang magandang gagawin or character or attitude na isa pong magiging role model, makabayan, sa bansa nating Pilipinas at ano ba ang dapat gawin po ng ibang taong meron pong nagpaplano dito na maging presidente on the next po ni PBM, makabayan. Ipakita ko sa inyo, nakita niyo na ba yung interview po ni Anthony Taberna, makabayan, doon po sa may-ari po ng Andox, yung si Javier, yung si nakalimutan ang name, basta Javier siya apelyido, makabayan, yung may-ari po ng ano ng Andox, which is maganda talaga ang kanyang sinabi doon kung bakit siya nag-success sa kanyang pong negosyo, makabayan. Kasi nga ito pong si Javier, may-ari po ng Andox, makabayan, isa siya dito sa mga negosyante, entrepreneur na nag-success po sa kanila pong sa kanya pong linya, makabayan, bilang isang negosyante. At dito natin makikita kung bakit ganun rin po itong si PBM. For more details, let's watch this. Paano, anong marketing spills yun doon? Nung nag-uumpisa pa lang kayo? Love-love ko lang ito. Kahit na sikat yung kapatid ko. Sikat na yung apo noon eh. Apo. By the way, kapatid ko yung apo hiking. Apo, si apo. Danny Javier, apo. Sikat na sila noon. Ang ginagawa ko, Mrs. Sir, binin na kayo ng lechon manok. Ang nagluluto nito ako. Ako ay kapatid ng apo hiking. Ateneo graduate po ako. Yung mga kalokohan ko na anything that will attract their attention, and probably trust me a bit, no? Tiwala kayo sa akin. Then nagsusubok ako rito magbenta ng marangal. Kahit natin na yung graduate ako, nasa kanto ako ng West Avenue. Yung iba, naniniwala eh, katong niya. Bumabalik. Everyday naman, kung babalik sila, tinatanong ko, boss, kumusta naman yung lasa? Masyado maalat, masyado matabang, hindi ganun kasarap. Pero bumabalik sila dahil Ateneo graduate eh. Kapatid ng apo eh. Antindi, no? Sa punto na yun, talagang may nakuha agad ako sa inyo eh. Humility, isang tabi mo yung ride at gagawin mo ang lahat sa marangal na paraan. Correct. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nahihiya ako pero nanunok ko na yung pride ko eh. Alam ko na wala ako eh. I am nothing. At that time, I was really nothing. Paano na perfect ni Sandy yung recipe ni Andox? Actually, hindi naman ako bumibili ng manok. Common sense, you don't have to be a doctorate degree holder to be a good lechon manok cook, di ba? Tingnan mo kung anong reaction ng customer kasi sila yung bumibili. Pag sinabi nila, time came when wala nang maiangal yung customer. Kasi araw-araw nagko-complain. Mamaya-maya, hinihintay ko yung complaint, wala na akong nadidinig. Sabi nila, Sandy, pahingin lang, sarap ng manok mo ha. Ganun na lang, nung nakita ko yung ganun, I kept the formula. In other words, my formulation was made by so many Filipinos, by so many clients na nag-evolve, nag-morph into a very good product. Ang tawag yata nila sa English dun eh, yung customer-centric kayo eh, no? Sa feedback. Kasi sila nga yung bumubuhay sa inyo. Eh. Kasi maganda na kasi yung taste buds ko. I also would like to listen to others and this is a very good quality of a leader and an entrepreneur. You listen. Kung ikaw ay napakagaling na, hindi ka na matututo, boss. Hanggang ngayon, kailangan makinig tayo sa kapwa because we are not a monopoly of good ideas. There's so many people there with good ideas we can learn from. O diba mga DDS? Basti Duterte, Joy De Vera, ang tatangan nyo kapag hindi nyo yan ma-absorb ang sinabi po ni Javier. Yan po magandang leader. Diba? Ano ba ang lesson na tinanakuha doon sa sinabi po ni Javier, makahabayan? Una, sabi niya, be humble. Diba? Second, sabi niya, marunong kang makinig po sa mga tao, sa mga kliyente, sa mga customer mo, or sa mga tauhan mo, makahabayan. Diba? Sinabi niya, and lastly, sabi niya, kakainin mo ang pride mo. Hindi porket ikaw po ay presidente, vice president, mayaman ka sa ating bansa, makahabayan, at saka kung anumang posisyong hinawakan mo na mataas dyan sa gobyerno natin, kainin mo ang pride mo. Unang-una,
dapat marunong kang makinig po sa mga tao. Marunong kang makinig po sa mga feedback ng mga tao mo or mga customer mo. At marunong kang makinig po sa mga tauhan mo. Diba, mga DDS? Yan po ang key para po ikaw po ay mag-success sa gusto niyo po na negosyo makabayan o gusto niyo pong maging success na isa pong negosyante. Ano na? Meron bang ganyan ang mga Duterte makabayan? Diba? Sila dito ang namukhang diktador at hindi po yung mga Marcos makabayan at hindi po yung si PBM. Ano mukha nitong diktador? Yan si Basti, si Pulong, si Sara at saka itong si Digong. Kasi hindi sila marunong po makinig po sa ibang tao makabayan. Kasi feeling nila, mataas na sila. Ganun na eh. Tapos mga tao ganito na makabayan eh. Kaya puro sila nga ganun. Kung ano ang sasabihin nila, gusto nila yun kagad po ang masusunod makabayan. Hindi na po, hindi sila makinig po sa ibang tao. Ang gusto na pong marinig po ng ibang tao sa kanilang makabayan, ang boses lang po nila. So yan po ang totoong diktador at hindi po si PBM or ang mga Marcos makabayan, di ba? DDS, correct me if I'm wrong. Saka shoutout po natin. Nandyan po si Dio Celen David. Hi to Jess Lobto from Calamba, Laguna. Hi to Rose Bisnar of Antipolo City. Kasama rin po natin si Divine Love sa Gales na nandyan sa Taytay Rizal, galing kay Eva Atienza na nasa Dubai. Hi to Ashin, Romeo Caro Gigato Jr. Kasama rin po natin si Evelyn Garcia. Hi to Rons Ariglo Molino Ramos. I-shoutout natin si Jelen Casson. Hi to Jameson, Jim Boy, Jeriel and Regine of Madawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Nandyan po si Sweet Dams from Chicago. Hi to Valentino Kismondo. Magkaabahan ko, di ba, by next week or mga how many days from now? Kasi nga, di ba, mag-start na ba po mag-resume na po yung quad ko makahabayan para po sa hearing ng EJK at saka sa War on Drugs. At saka alam po natin, inibitahan po itong si Digong. Mukha yatang hindi siya aatin makahabayan itong si Digong. Bakit, Sir Ivan? Kasi babalikan na po natin yung kanyang sinabi na depende lang daw. Pupunta siya doon sa Quadcom hearing makahabayan, depende lang daw sa kanyang health. So ito po ang ating ebidensya. Sakaling imbitahan siya ng kamera sa hiwalay na pagdinig, dedepende na raw sa kanyang kalusugan kung makadadalo siya. Pero sapat na umano ang mga nasabi niya sa pagdinig sa Senado para malinawan ang issue. Ganito yun. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. So ang ibig sabihin, napakahanap makabayan. Walang klaro ho yun. Hindi po klaro, ito pong si Digong napupunta doon po sa kamera para po sa Quadcom hearing makabayan. So nagpalusot na naman po kasi nga takot na takot siya sa mga kongresista ho natin. Kasi nga nandun po si Abante, nandun po si Dan Fernandez, nandun po itong si Barbers, at saka yung isang makabayan, yung babae na magaling talaga po magtanong makabayan, yung si, nakalimutan ko lang eh, si Jervel nga pala, na magaling sila magtanong doon. At saka alam rin po ni Digong na hindi siya uobra. Hindi po uobra ang stand ni Digong doon po sa kamara makabayan. Kasi alam na alam niya na ito pong mga kongresista na to ay hindi po katulad mag-questioning doon po sa mga senador makabayan. Aside kay Senator Rizal Ontiveros. And the rest of the senador na nandun po sa hearing po sa Senado, magunggong yung makabayan. Mga takot yon kay Digong. Pero nandyan po sa ating kongreso, nandyan po sa kamara, kasama po sa Quadcom hearing, hindi sila takot po sa mga Duterte at lalong-lalo na hindi sila takot kay Digong o si Duterte. Diba? So doon po, nakakatawa talaga ito si Digong makabay, no? Diba sabi niya, willing na willing siyang pupunta doon sa Quadcom hearing kapag siya po iimbitahan. Pero meron na pong palusot eh. Yung una, di ba, sabi niya not feeling well siya. At saka nasabi noon ang kanya pong attorney makabayan. Which is nakaroon po dito ng short notice na padala po ng letter ang kanyang attorney na hindi makadalo itong si Digong kasi nga not feeling well siya makabayan. Pero ngayon, meron po siyang advance sa sinabi, baka daw, depende lang daw sa kanyang health makabayan. Ang ibig sabihin, siya po ay takot na takot dito. Ipakita ko rin po sa inyo, ito pong vlog po ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Lalo pong nag-init or nagagalit
ang mga Duterte, lalo na ang dating Pangulong Duterte kay dating Senador Trillanes. Ito ay matapos nga po aminin ni dating Senador Trillanes in public at ginawa talaga niya na kanyang na-transfer ang public hearing, yung record ng public hearing ng Senado at ng Quadcom kaugnay po dun sa issue pa rin laban sa mga Duterte. Narito po yung ilan sa paglilinaw ni Trillanes sa interview sa kanya ng media. To be certified o ano man foreign things to move forward. Then ito po, ang procedure po kasi ng ICC, meron silang proseso ng validation. So kami po bilang una sa mga file ng communication ay ano, kumbaga lahat ng mga communication na na-file namin before ay na-validate nila. Tapos through the years nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Pero yung mga information na yon, ipa-validate pa rin nila through their own internal procedures. Cross-check, kumbaga. Ito naman, mga open source, yes, open sources yan. So, hindi yan yung kailangan dito sa korte natin. Saan ba kakailanganin pa ng certification? Kasi yun ang sinabi sa amin ni Co-Commental nung isang araw eh. Kung gagamitin daw sa evidence yung mga transcripts, kailangan daw ng certification ng subcommittee, Senate Bill Rebon. Kailangan ba humingi ng ICC doon? Hindi po. Yan nga po, I was explaining, yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas, akala nila yung proseso dito is ganun din kagaya sa ICC. Hmm. Yung ICC, meron po silang proseso ng validation. Kasi nga, ang assumption nila is a government may not be cooperative, may be hostile. So, itong mga ito, kung hindi nila ibigay yung certification, therefore, hindi na aandar. Hindi po. The way the ICC investigations work, meron silang sariling validation process. Kaya, ito po mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, diba? Hindi po yan. Iba po yan. So, sila, sanay sila dito sa domestic justice system. Sa ICC nga, Ami. So, malinaw yun, ha? Ang sinasabi kasi ni dating Senador Trillanes, hindi na kailangan ang certification mula sa chairman ng komite na nagpapatunay na yung record na sinumiti ni Trillanes dun sa ICC ay lehitimo o kung anumang gustong ebidensyang pagpapatunay. Ang sinasabi ni Trillanes, hindi kailangan ng certification. Yun naman ay malayo doon sa sinasabi ni Senador Coco Pimentel. Hindi ko naman ito si Coco Pimentel. Lagi niyang ini-apply yung kanyang alam kasi abogado siya rito. Ang kanyang sinasabi, kailangan ng certification. Para bang kung walang certification siya o ang committee, baka hindi rin tanggapin ng ICC. Yun po yung mali. Ang sinasabi ni Trillanes, ang International Criminal Court may sariling proseso. May sariling validation. Ibig sabihin, pag nagsumiti ka ng dokumento ng reklamo, ng ebidensya o ng komplainant, sila yung magdo-double check kung lehitimo o hindi. Yun po yun. Hindi automatic natatanggapin. Parang ganyan. May proseso sila. Kasi nga, International Criminal Court. Ang importante dyan, due process. Bibigyan ng pagkakataon ang lahat. Yung komplainant at saka po yung akusado. Ganun po ang galaw ng ICC. Hindi katulad dito, napakaraming legal and technical issue o lalo na yung tine-technical yung mga ebidensya dito sa atin. Kaya sinasabi ni dating Senator Trillanes, yung mga abogado rito, iba yung kanilang alam. So, saan tayo susunod? Siyempre, kung ano yung proseso ng ICC, kahit na hindi ho tinatanggap ng Philippine government na ito'y mayroong authority, pero wala tayong magagawa. Tumatanggap sila ng komplainant. Tumatanggap sila ng ebidensya. So, nandun sila sa proseso ng double check kung lehitimo o yung validation na tinatawag. Okay, di ba? Abangan lang natin. At yun ang dahilan. Kaya nabanggit ko, yan ay hindi katutuwa ng mga Duterte. Actually, galit talaga yung mga Duterte kasi ang bilis. Sipin mo, parang wala pang 24 hours eh. After matapos yung hearing, kaagad ipinadala. Kasi ang paniniwala ng marami, at tayo minaniwala dyan, yung hearing, kaya nga public hearing. At yung lahat ng record pinag-uusapan sa mga public hearing, both Congress and Senate, kahit to sa mga lower court, kahit to sa mga city council, municipal council, o sangguniya ang panlalawigan, lahat yan ay public document. Pag sinabing publiko may karapatan, ang publikong malaman ito.
mabasa, makita. At kung ikaw ay kumplena sa issue ng human rights violation na pinag-uusapan, okay, before ICC, may karapatang kang isumit yun, isumitiron, at na-transfer na nga, yun po yung inaamin ni Terianis. Mabigat yan. Mabigat po, dahil kasi hindi biro yung inamin. At hindi biruan yon, hindi pwede ang biruan sa public hearing. Dahil, sinumpa ang yan. Yan ay under oath. Ah, ang pagpanumpa bilang testigo, resource person, sa mga public hearing, yan po'y nasa batas. Under oath ka, magsasabi ng pawang katotohanan. At hindi yan mawawala kung walang magmo-motion na i-delete or alisin sa record ng Senado yung napag-usapan. Eh, wala naman pong ganun. Wala naman nag-motion, saka inilaglag nga eh. Yung mga senador, nakakampi ni Duterte, hindi nag-motion, naburahin yung mga inamin ni Duterte. Yun ang pagkakamali ng mga senador na nandun. Nandun si Go, nandun si Trilla, nandun si Robin Padilla, nandun si Bato, nandun si Tolentino, di ba? Nandun yung ibang mga senador, nandun si Mark Villar, ba't hindi sila nag-motion? Strike out, tanggalin sa record ng Senado yung mga sinabi doon. O di ba, yun ang depensa, magiging depensa ni Duterte kung yun ay strike out yung kanyang mga sinabi ay wala hong nag-motion. So inaproban, hindi na mabubura yun. Yan po yung paalam yun sa Senado, sa Kongreso, lahat ng pinag-uusapan dyan, pwedeng automatic record. Automatic record. Pero kung merong magmo-motion, strike out, or burahin, i-delete yung ilang mga sinabi ng resource person kung delikado laban sa kanya, yun eh, subject for approval ng committee. Automatic yan. Pwede kang mag-motion, strike out agad. Kung walang tututol, tatanggalin yun. Pag may nag-oppose, ba magkakaroon pa ng butuhan yan. Ganun po ang proseso. Ay, wala eh. Mukhang tuwan-tuwa yung mga senador na kakampi ni Duterte doon sa hearing, nakikinig lang. Parang proud na proud pa sila doon sa pag-amin ng kasamaan ni Duterte at pagmumura. Iyon ang malaking problema. Ngayon, naka-record na yun na ipadala sa ICC. Iyan ngayon ang malaking problema nila. Kaya, inuulit ko, dahil lang kung bakit lalong nagalit, lalong magagalit si Duterte kay Terianis. Eh, wala naman pakialam si Terianis sa galit ni Duterte. Matagal na magkalaban sa politika yan. Mula 2016, magkalaban na yung dalawang yan. Nagkadimandahan nila, hindi umatras si Terianis. Yan ang problema ngayon. Eh, nasa korte na yung ebidensya. Wow! Kaya yung palusot, kung palusot man yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel na kailangan ng certification mula sa kanya, hindi pala kailangan yun. Gagawa ng paraan kung ano man ang proseso ng ICC kung paano nila ma-confirm o paano nila mapatunayan na yun talaga ay si Duterte. Kasi ganun po yan. Ebidensya yan. So bahala na dyan ang mga abogado. Nako! Lumaki ang sugat sa pagitan ng dalawang magkalaban sa politika from day one. Duterte at Terianis. Abangan! Okay, so kasama rin po natin si Beth Canido, Leslie Cabrera, Wing Salvatierra from City of Coronadal, South Cotabato, Hatsu Ming Ongria Centino. Nandiyan rin po si Emerald Gemini, Alicia Leek, Edwin Salamanca. Kasama rin po natin si Victor Robin, Boboy Elmido Costin Sanugyo, Hatsu Lisa Dakotanan Candido, Elsa Saboko Jeronimo Singgian. Nandiyan rin po si Rod Santiago Gorgunya Angala, si Lisa Moises Nelson Caravana, hi to Elsa Hoffman, Eduardo Narvaez, Susan Reyes, Ivy Alfonso, William Esteban Verdugo, and hi to Mercy Calatrava. Okay, so mag-aabahan ko, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much! At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, dalangin ko po na palakasin mo po ang aking pananampalataya ngayon. Dahil kung minsan, gusto kong sumuko kapag mahirap ang mga bagay. Panginoong Hesus, ipinagdarasal ko po ang iyong mapagmahal na kaaliwan ngayon dahil minsan nawawalan po ako ng pag-asa
kapag binigo ako ng iba. Panginoong Hesus, hinahanap ko po ang iyong liwanag ngayon upang gabayan po ang aking mga hakbang dahil minsan po naliligaw ako kapag ang buhay ay magulo at mahirap. Panginoon, tulungan mo pong buuin ang mga nasira, punasan ang aking mga luha at magsimulang muli. Dahil kapag nagtiwala po ako sa iyo na iligtas ako, lahat ay magiging posible. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie.